Alam naman natin na ang mga NBA players ay malaki nga ang makikitaan o ang kanilang mga sahod. Sa kontrata pa lang nila sa NBA ay sobrang laki na nga. Yung iba milyon-milyon at ang mga NBA superstars pa nga ay bilyon-bilyon kung ito ay i-convert sa pera natin. Now, hindi kasali ang mga endorsement money nila na usually ay mas malaki pa nga kaysa sa kanilang kontrata sa NBA. For example na lang, ito nga si LeBron James at si Stephen Curry na hindi natin maikakaila na ang dalawang pinakasikat at malaki kung kumita sa NBA. Si LeBron, alam nyo ba, noong 2019 nga ay sumahod siya ng $35.6 million mula sa Cleveland Cavaliers or kung sa pera natin ay $1.7 billion or to be exact nga ay $1,710,811,400. So bilyon na nga ang kinita niya sa kontrata niya pa lang sa NBA. Pero alam nyo ba, noong 2019 din ang sinahod at kinita nga ni LeBron James mula sa kanyang mga endorsements ay $55 million. Na clearly, sobrang mas malaki kaysa sa kontrata niya sa NBA. So yung $55 million ay katumbas nga ng $2.6 billion kung ito ay sa pera natin. So kung ito ay pagsasamahin natin si LeBron James noong 2019 lang, ito ang si LeBron James ay sumahod nga ng $4.3 billion or ₱4,353,258,900 billion. At para maging malinaw tayo, ayan ay kontrata niya pa lang sa NBA at ang endorsement money niya. Siguradong ang mga businesses neto ni LeBron ay siguradong malaki din ang binibigay na kita nga sa kanya. At ito namang si Stephen Curry, last year ay sumahod nga sa Warriors ng sakto lang naman. Medyo malaki din, mga $40 million lang or ₱1.9 billion, diba? Sakto lang naman. Mapapakain niya lang naman ang buong pamilya niya at wala na nga silang iintindihin sa susunod na 10 taon or mas marami pa nga. Now, pagdating naman sa kanyang kinita mula sa mga endorsement niya, ay hindi kasing taas ng kay LeBron na $55 million. Ito lamang ay $45 million. Sa tingin ko ay masaya na rin naman si Curry sa $45 million. So in total, itong si Stephen Curry noong 2020 ay may kinita ng $85 million or ₱4 billion ang kinita ni Steph Curry last year lamang. So ngayon nakita na natin kung gaano kalaki ang mga kinikita ng mga NBA superstars o ang mga pinakamagagaling maglaro ng basketball sa buong mundo. Ngayon, syempre kung ganyan kalaki ang sahod mo, ay malaki ka din kung gumastos. Kagaya na lang neto ni LeBron James sa kanyang biniling bagong bahay sa Los Angeles na kanya ngayong bagong tirahan. Siya lang naman ay gumastos ng ₱1.7 billion para sa kanyang Beverly Hills Mansion na kanya ng pangatlong bahay dito sa Los Angeles. Ito nga ay may sukat na 1,200 square meters at alam nyo ba, naka-discount pa pala itong si LeBron dito sa bahay na ito dahil ang tunay ng presyo ng mansion na ito ay ₱1.8 billion. So naka-save itong si LeBron James ng ₱100 million. So diba, may pang merienda pa nga itong si LeBron James tuwing hapon. At ito nga ang mansion na ito ay may 4 na bedroom, meron ding 7 bathroom at may 2 guest house para sa kanyang mga bisita. At meron din niyang isang tennis court at may sarili ding sinihan itong si Mr. James. So clearly, hindi takot gumastos ng ganyang kalaking halaga itong si LeBron dahil alam niyang sa kontrata niya palang sa NBA ay bawing-bawi niya na nga yan. At next naman sa ating listahan na may magaganda at mamahaling mansyon ay walang iba kundi si Stephen Curry na ang bahay niya ay ang mansyon niya pala ay may halagang ₱1.3 billion na may laking 1.2 acre. So for comparison lang, ang standard size nga ng football field sa Amerika ay 1.3 acre. So halos isang football field ang pagmamay-ari ni Steph na kanyang tinuturing na bahay. So diba, ang saya-saya, ang laki ng playground ng kanyang anak pati mga alaga mong hayop. Pero anyways, wala nga tayong masyadong makitang impormasyon about sa bahay neto ni Steph Curry. Masyadong private. Pero isang sigurado, nag-e-enjoy ang pamilya ni Curry sa kanilang bahay na ito. At ang panghuli naman at pangatlo sa ating listahan, ito namang si Kawhi Leonard na ngayon naglalaro na nga para sa Los Angeles Clippers at pangalawang taon niya na nga ito. Hindi rin naman ito nagpahuli sa mga bahay at sa mga mansyon ng mga NBA superstars. Meron din naman siyang mansyon dito sa California. Itong ang si Kawhi ay napagastos nga ng $17 million
or 816,850,000 pesos. 800 million lang naman ang nagastos neto ni Kawhi Leonard sa bahay niya. Hindi katulad ni LeBron at ni Steph Curry na billion-billion kung gumastos, di ba? Grabe, sobrang tipid pala neto ni Kawhi Leonard. Pero anyways, joke lang. Ito nga si Kawhi Leonard. Ang kanyang mansion sa California ay meron niyang 7 bedrooms. Meron din itong 12 bathrooms. Meron ding private theater at may wine cellar pa. So clearly, maganda nga ang buhay nito ni Mr. Kawhi Leonard sa kanyang $17 million na mansion sa California. At ito, tingnan nyo ba nga ang mga litrato sa bahay ni Kawhi Leonard. So ngayon nga ay nakita natin ang mga NBA superstars at ang kanilang mga mansyon. Hindi pa ito lahat dahil tatlo lang ang aking nakita sa aking pagre-research. Sigurado ko na may mga NBA players pa nga na mas mahal pa ang bahay pero hindi lang nila pinablik ang presyo at ang lugar. Kagaya na lang ng isang example, itong si Dwight Howard, nung naglalaro pa nga siya sa Orlando, meron nga siyang bahay doon na nabalita na halos 30,000 square feet. So mas malaki pa nga yun sa bahay ni LeBron James at ni Kawhi Leonard, pero wala na nga masyadong impormasyon doon kung nabenta ba ito ni Dwight Howard nung lumipat siya ng team or may bahay pa rin siya doon. At isa pang halimbawa, ito nga si James Harden, di ba, kakalipat nga lang sa Brooklyn Nets. Siyempre matagal siya sa Houston, napabili na rin yun ng bahay. Pero hindi rin natin alam kung binenta niya na ba yun or meron pa rin siya doong tahanan or mansyon pala. Pero anyways guys, ayun nga ang video natin about sa pinakamamahaling bahay ng mga NBA superstars. Kung kayo ba guys ay papapiliin, kaninong bahay ang pipiliin nyo? Ang mansyon ba neto ni LeBron James sa Los Angeles? Ang mansyon ba neto ni Steph Curry? Or ang mansyon naman ni Kawhi Leonard? Comment down below kung saan nyo gusto tumira. Pero anyways, yun nga lamang para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates at kung paminsan-minsan ay may mga ganito nga tayong video. So yun lamang, see you guys next update or video. Bye!